Alam niyo naman kapag si Horizon ang nag-imbita, talagang hindi po tayo makakahindi. Hard Time, Happy Morning Show. Kasama ang ating happy host na si Miss Horizon Chaser. Sinisikap natin sa ating program dito sa Tugigaraw City. Huwag sila ma-recruit itong mga rebelde nito. Ito po ang inyong paglingkod, Miss Horizon Chaser. At alamin po natin ang situation report dito po sa mga gulayan ng ating mga kamagsasaka sa area ng Angkona Rizal. Ito po sa sobrang init po ng panahon at kinakailangan talaga may protection tayo. May mga sombrero, meron po tayong mga umbrellas kasi mahirap po magkaroon ng skin problem. Ano po, magkaroon ng cancer, ika nga. Okay, so yan po, dumating na po ang ating mga taga DOST, PST si Rizal, mga staff po, sina Ma'am Jessame and Sir RJ, na kung saan po ay ibinaba na po nila yung iba pang mga tools na mga naiwanan pa po, no, pang-apat na delivery na po ito. At na kung saan po ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay serbisyo ng ating mga... Ayan, ayan na uli. Ma'am, ang init. Masigyan ng tulong pa. At nang sa gayon ay umunlad naman po ang ating pamumuhay bilang isang magsasaka. Kaya po ay wala na po tayong masabi. Ano ho? At talaga ibinibigay nila ang lahat. Okay, at hindi po nakarating ang iba. Dahil nga sa init ng panahon, kadalasan po kasi ang paglabas ng ating mga kamagsasaka ay mga pagbandang hapon ay alas 4 po yan. At hanggang mga alas 6, parang ganon. At tulad yan, yung Vice President natin wala dyan at yung iba pang mga miyembro. Pero sad rin talaga po kasi ang DOST Rizal para lamang po ay ibigay na itong mga iba pang natirang mga tools. At yung mga hindi pa po pala na nakakaalam, ano po, na dapat po ay nagkaroon ito ng turnover ceremonies last March 28. Nga lang hindi po natuloy dahil sa sunod-sunod po ang lockdown. Kaya nga po ang ginawa na lang ng itong ating ahensya ng gobyerno ng DOST, CPST sa Rizal, lalo na kay Sir Landy, ayan, so nagpapasalamat po muna sila. Maraming salamat. Alakpakan. Ayan. Maraming salamat. Ayan, sa pampatuloy, talaga makikita natin ang kagalakan ng ating mga kamagsasaka. Ano po, at talaga naman, hindi po ito biro na pagbibigay ng tugon or pansin ng maliliit o mga baguhan ng mga magsasaka ng gulay. So, yan po, no, yung mga tools na yan. At marami pa po at alam natin na hindi pa yan ang ibibigay na tulong. Pero nang umaalala po natin ang mensahe ng ating Department of Science and Technology Secretary na wala po iba kundi si Secretary Fortunato de la Peña, ay sana nga daw po ay pahalagan pa rin yung nito mga magsasaka na kahit matapos na po ang proyekto. Kasi kadalasan nga naman, pansinin po natin, ano po, maraming mga proyekto ngayon na hanggang simula lamang. At pagkatapos po, maiwanan lang sila ng sino man ang tumulong ng gobyerno or LGUs, wala na. Natigil na. So sana nga daw po, talagang tuloy-tuloy ito para po sa ikauunlad pa at makadagdag pa po ito ng ekonomiya ng ating bansa. At ito po ay
magiging kumbaga hakbang ano po para pa ito sa susunod na mga henerasyon. At sana po wag maging mangkod ano po. Okay, at marami pa po mga programa ang ating Department of Science and Technology at umantabay lamang po kayo sa kanilang mga website. At baka po okay, ay napapanahon. Lalo na po sa panahon ng pandemic ngayon. Kaya po ay, ayan, at makiki-join po kayo, no? Okay, at pakinggan po muna natin ang one-on-one interview sa president po ng ANFA na wala po iba si Nanay Loretta. At nagpipictorial po muna ito mga members. Ayan si ate. Masipag yan si ate. Aster Galan, ayan. At naku, ang maganda istorya ni ate Aster kasi mananahi po siya. Pero talaga pinagsabay niyang pagtatanim ng gulay at meron po siya. Kahit wala po siyang ganung space, pero gumawa po siya ng paraan. Ano po? At yung mga matatanda natin din dyan, napakadami po nilang ginagawa. Yung may-ari po ng lupa naman yan, yung ating pinagmimitingan, yung mag-asawang Alferez, si Ma'am Norma, na kung saan maganda rin yung istorya nila dahil nga dati ay hindi po sila nakatira dyan at nangungupahan lamang po. Ngayon ay napagtanto po nila na mas maganda pala kapag meron po kayong lupain na papagtaniman na kung saan ay yun na nga ay dyan lamang kinukuha yung kanila mga pagkain panghalo-halo no, sa mga meat o isda o kung ano man pong pupwede sa chicken, ganyan yung mga gulay ihalo. Pero yung inyong abang lingkod, nako, kung maaari, ini-steam na lang po natin ng medyo ano pa talaga para ma-appreciate natin. Yung mga, ibig sabihin yung nutrients nung gulay is nanduroon pa at hindi po ito mawala. Ano po, kasi yun ang pinakamahalaga at para mas lalo tayo lumakas. Napansin din natin, no, ng inyong abang lingkod, talaga po nga magmula nung narito tayo sa bundok at nagpapaaraw at nagbubungkal ng lupa, aba, mas napansin natin na mas lumalakas po ang pangangatawa ng inyong abang lingkod. At nakakasalamuhan natin ang iba pa na hindi naman natin mga kapamilya o kaano-ano. Kaya po, walang panahon para tayo po maging malungkot at isipin itong idinulot na malaking pagbabago sa buhay natin itong pandemic na ito. At lalo na, napakarami na nawalan po ng trabaho. Kaya po ay makisalamuha po tayo at makipag-antabayanan po tayo sa lahat kung ano po ang mga programa ngayon ng LGUs natin, ng gobyerno po natin at baka yan po ang ating hinahanap. So ayan po, napakasaya. Hindi po kami magkaano-ano at talagang nakabuo po kami ng samahan na iba-iba man po ang aming mga pananaw sa aming buhay at mga religion, iba-iba. Pero andyan yung respect, yung love, yung saya. Kaya nga po ay talagang malaking tulong sa ating buhay yung makipag maging produktibo po tayo at makipag-ugnayan po tayo sa iba. Yun po yung ating mga magagandang istorya na nabuo po rito sa ANFA. Ano po? At welcome po ang lahat basta taga-Angona, Rizal. Okay, at ituloy po natin. Ito na po ang interview natin kay Ma'am Loretta Magadja, 66 years old. At saan ka pa? Okay, at pakinggan po natin. Nabuo na po itong association ng magsasaka ng gulay. Kasama ng inyong abang lingkod ngayon, ang ating presidente ng ANFA na kung saan hindi po talaga bumitaw mulat simula hanggang ngayon sa kabila po ng napakaraming negatibo na mga issues dahil imposible nga mabuo itong ANFA. Dahil siyempre, ilan lang po sila dito dati sa Hillsdale Subdivision, Botong Francisco Avenue, Angono, Rizal. Kaya papanayamin natin ngayon ang presidente ng ANFA at bakit gano'n na lamang yung kanyang pagsisikap din na hindi po bumitaw at napatunayan nga ngayon na yung tulong pala ng gobyerno ay totoo. Kaya alamin natin kung ano po talaga yung tunay na nararamdaman ngayon ng ating presidente na si Ma'am Loretta Magadja na isang senior citizen at nakakapagbasa pa na walang salamin. At nako, marami ka matutunghayan sa kanyang malakas na physical na kalakasan. At hindi lang yan, talagang punong-puno ng pangarap pa rin kahit po senior
citizen, at kung alam natin, nung iba nasa bahay lang ho, di ho ba? Pero siya, nag-iigip pa. Grabe, agang magising. Tapos, maghapon, kung ano-ano pong mga ginagawa. So, nakakatuwa, di ho ba? Ma'am, kumusta? Mabuti naman po at masisiyahan po ako sa aking pagtatanim at kasalukuyang nga po na hanggang ngayon natin pa rin. Kitaga po para kumita lang ng karamukot na pinagkakakitaan sa aming pagtatanim. So, kasi ngayon po talaga napakahir po magpalaki ng pechay, kagaya po ng pagkasa, pakatalo. Ngayon po nagtanim po ako ng mais. Ngayon po naman kasalukuyan po ay sana po magkalagpay po sa anong masasabi mo doon sa mensahe ni Secretary Fortunato de la Peña? Nasabi niya nga, nasana daw na ipagpatuloy pa rin daw ninyo itong ibinigay na tulong ng gobyerno kahit matapos na siya, pero sana daw ipagpatuloy. Ano sa tingin mo? Kaya mo ba na ipagpatuloy pa rin? Opo, sa aking abot na makakaya, kaya ko. Bakit ka ba patuloy din na nananindigan pa din kahit sa kabila ng lahat, maraming negative? Ang sa akin po, kahit po ang iba dyan, hindi sa akin, eh, okay lang po, nakamiti po ako sa kanila. At ako po ay eh, talagang taas noon, kahit ako'y walang nilagawang masama, okay lang po sa akin yun. Basta ako, magtatanim sa abot akong makakaya. Tapos po ako nagpapasalamat sa nagbigay sa amin ng mga binhi. At sa suporta po ni Mami Ruth. Salamat po sa inyo at napakalig po ninyo ang amin. Nasa Kalaupa. Ayan. Kaya po niyan, umaasa po ako hanggang po sa pagtanda ko. Sana po mapagtagumpayan po ang aking pagkita. Ayan, di po ako susunod. Bukod po sa ating kaalaban, Nanay Loretta, talagang pinagsikapan din po ng ating provincial director ng DOST PSTC Rizal na walang iba kundi si Fernando E. Ablasa or si Sir Nanding. Eh nakitaan po kasi kayo na talagang napakamasigasig po ninyo. Kaya po ay pinagsikapan din ng DOST Rizal na i-push yung programa ng DOST Calabarzon, yung gulayan sa pamayanan. So eto na yun. Nagkaroon na tayo ng mga gulayan. Nais ko rin po makatulong sa akin. Ayun. Yung kung nangangailangan ng mga gulay, sa halip na sila yung pupunta pang palintin, sa na lang po napunta para bumili sila ng gulay sa express daw po ang gulay po. Ayun. So, lahat ng mga sukay po biya sa baba, yan ang hindi natin. So, bukod pa sa mura, fresh pa. Nakaka-feeling pa sa aking pagka. So, kita niyo na po, malaki po ang naidudulot ano po ng pagpa-farming sa buhay ni Nanay. At yun nga, nakatulong pa nga daw siya. Ngayon, yung sa DOST Calabarzon, no, sila yung programa nila, ito yung buhay sa pamayanan. At ang nag-suporta naman ng ating mga tools sa Pilipinas ay yung DOST PR para po naintindihan ni Nanay. So ngayon, kilalang kilala na ni Nanay ang DOST. Tama po ba? Dati tinanong natin, ano po yun? Kasi ngayon alam na nila yun. So ngayon ay, ano po ang mensahe nyo sa iba na mga taga na gustong magsaka dito sa Angono Rizal? Ang sa akin po, pagpatuloy nila, pagpatuloy nila, sa iba rin po na nangangailangan. Ayan, so kahit may ayuda o wala, buhay. Kahit may ayuda, buhay. At nangangailangan sila. Kasi nung panahon pandemic, sila talaga dyan ang ayuda. Hindi sila makapamalintin. Hindi sila makapuso. Bawal mamalintin. At saka may araw din ang pamalintin. No. Ngayon, anytime. Anytime. Maluwag na ngayon. Okay. So, ayan po, no? Ang napansin ko lang kay Nanay Loretta, nung unang-unang-una ko siya na interview last 2020, medyo mas mature. Pero ngayon, mas bumata. Bakit kaya? May umiibig o dahil sa gulay? Yun. Tingnan niyo po yung ating YouTube
episode. Hindi po naman natin mayayari sa ngayong umaga. Bagamat, bagamat ikaw nga sabihin ang kaibalo, pero meron pa rin naman aalitan. Na, dahil sa gulay. Hindi lang masabi kung tama sa akin. Mahirap mo kasi. Dahil ilang taon na po kayo? 66 na. 66 years old. Sana all. Diba? 66 years old. Pero po, nandun pa yung kalakasan at talaga pong very na-inspired pa siya at handa pang umiibig. Talo tayo. So, yun po. Ang ganda ng buhay at masaya. Mas maganda pa naman po talaga pag ikaw nasa pagtatanim. Dahil nasa yan yun ang buhay. Pero balita ko noon, ka talaga nagtatanim eh. Ay, hindi po. Nagtitinda lang po. Kung buhay ang sawa ko. Kasi ang ginagawa ko sa hapon, tumutuwa ako na lang. Kasi pagdating ng mata, nagtitinda. Pero kung kita ko mas malakas ka pang bumungkal. Hindi ko inaasahan na mararanasan ko rin ang pagpipiko dahil hindi ko naman alam yung magpiko eh. Dahil alam ko lang magtanim. Pero parang mas malakas yung ano. Kaya ngayon natanim ko rin. 66 years old na nakakaganyan po siya. Oh, isang kaba. Samantala yung 66 nasa parang yan. Sari-sari. Hindi ka high blood. Talaga. So, eh, parang puro gulay. Pinakain. Kunting sabon ng sinika. Gulay, exercise, masaya. Kaya happy life. Kaya minsan, naalala ko na ang sabihin nanay, kapag halimbawa wala ka ng asawa, lalo na kaysa magmumukmuk sa bahay, is mas maigay. Doon ako na. Okay, so welcome po ang mga gusto pang mag-member sa ANPA. Ako, bukas, walang bayad. Manage po kayo sa asosasyon. Oh, 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 oh
yung ating tinapay na may gulay. At kung abangan nyo rin po yung ating Nutriban. May bago pong inilabas ang FNRI ngayon na kung saan ang bagong variant po ay carrots na. So kaya ang mga magsasaka natin, magtatanim na rin po ng carrots. Okay, so abangan natin yan. Ayan po ang ating mga tinapay na may mga gulay. At sobrang healthy at first class po ang ating flowers. So, enjoy po muna na panuulin ang mga ito. At iba-iba po gulay ang ating inilalagay dyan. So, patuloy po tayo. At yan, dark, may dark chocolate. At dyan ay, naku, ang dami. Okay, so enjoy lang. Panuulin nyo lang po yung ating Horizon Bread and Pastry Shop na kung saan, ayan, may mga tipa po tayo. Ayan po ating quesadilla pala. May kalabasa, may spinach, at yan po. Ay, nako. Thank you.
ating situation report sa Angon o Rizal sa ating mga magsasaka. Ang inyong abang lingkod po ito, Miss Horizon Chaser. Hanggang sa muli, I love you all.